Good morning mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ayan. Break. Simula na naman. Hindi pa break. Hindi, Patrick. Akala ko break na agad. Patrick. Akala ko break na agad, Patrick. Ayan, simula naman tayo ng isang araw na trabaho. Magiging mainit na naman to araw na to. Pero, kinakailangan nating tapusin to mga trabaho na to. Ayan, naghahalo na pang asintada dito sa ating Poso Negro. Ayan, naasintadahan na. Kung dati master sa kahoy, ngayon may master sa simento itong mga to. Nagangalihan, all around yan. All around yung mga tao na yan. Ako, napakagagaling. At ito naman ay ito, nagsisimula na rin. Ginaroon ng mga mababang asintada dito para mag-hold nung ilalagay na lupa. Eh, sobrang baba niyang lugar na yan. Saka dito, lalagyan din natin dyan para mapantay ang lupa na yan. Ipapantay natin yan dun sa likuran na kailangan ganyang kataas yung lupa. So, kailangan pinakamagandaling paraan kaysa maglagay tayo ng bato dyan na hindi rin naman minsan natatanggal. Lagyan natin ng asintada yan para nakapix talaga. Tulad nito, ayan. Ayan. Naging asintada. Kalkulado na yan kung gano'ng kataas ang i-level ng lupa dyan. So, mainit ang panahon kaya ay maaga sinisimula ng mga trabaho dito. Pag masyado mainit naman, hindi naman tayo nagpapaka late ng pag-awas at siyempre yung mga tao. Inaalala rin natin yung kanilang health. Maaga pa tayo inaawas na pagkatanghali para at least ay mapangalagaan din sila. Kung iba ay sagad-sagaran sa oras, tayo naman kinukonsider natin yung init ng panahon. So, ayan, dire-diretso na yan, trabaho na yan. Wala lang hintuan yan hanggang sa matapos yan. Dahil andyan na yung mga materialis na kakailanganin. So, ayan ang ating view ng bahay. Oh. Tingnan mga kabal, mga kaiksabal. Yan yung view ng ating bahay. Dito, pagkapag umulan, itong kinatatayo natin kapag umulan, napakaganda dito ng mga ano. Napakaganda dito magtanim ng mga halaman. Kaya, naghihintay lang tayo ng ulan. At sisimulan natin dito mag-garden ng kung ano-anong klaseng halaman na gulayin. Mag-garden tayo dito, palibot, dyan sa bahay na yan. Dyan sa bahay kubo. Yan ang hinihintay natin. Kasi sa pag ganitong kainit, hindi masyadong magpa-prosper yung mga gulay kapag ganito kainit. Tapos wala pa, malayo yung supply ng tubig. So, hopefully magkaroon tayo ng dumating agad yung pondo natin. Magkaroon tayo agad tayo ng pondo para makapagpagawa ng tubig, makapagpabutas ng deep well dyan sa parting baba dyan, yung binabala ko sa parting baba dyan. Dyan tayo hanap ng tubig. Ayan mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. At dito naman, itong linyang ito, mula doon hanggang dito sa linyang ito, kapag ganyan, yan ay babakorin natin at dito natin
pinaplanong alpasan yung ano, kambing na balak nating i-raise. Mga kambing, native na kambing ang plano ko. So, yan, ay siyempre nakadepende rin sa budget. Yung project na nakadepende sa budget. Sa ngayon, hinihintay ko pa mag-materialize yung mga budget na yan. Hinihintay pa natin mag-materialize kasi mayroon tayong property na for sale, medyo hindi pa, wala pa tayong talagang prospect na buyer na sigurado. Maraming katanong pero wala pang siguradong buyer. So, hinintay-hintay lang natin. And doon tayo kukuha ng pondo. Kasi nung umuwi tayo, halos nagkaubos-ubos din tayo. Hindi ko na siguro kailangan ipaliwanag sa inyo ang dahilan. Kahit pa medyo matagal-tagal ako sa abroad, nangyayari talaga na umuwi minsan na walang pera. Walang pera yung isang OFW. Kaya akala nyo nagbibiro lang o nagyayabang o nagsisinungaling na minsan sasabihin ng OFW kapag nangutang kayo na walang pera. Maniwala naman kayo. At paminsan-minsan dahil minsan totoo talaga na walang pera ang isang OFW kapag umuwi. Minsan yung iba na talaga nagpipilit na makauwi dahil gusto na mag for good dahil pagod na rin. At naipon lang yung resibo. So, hindi kayabangan minsan yung sagot na walang pera. Ranas ko yan mga kabrod. So, yan nga. Yung mga planong yan, magmamaterialize yan sooner or later. Pipilitin natin magmaterialize yung mga plano na yan. Lalong-lalo na yung kambingan dito sa area na to. Ito, more or less, itong area na ito hanggang dun sa dulo, one hectare yan. Mga isang hectare yan, more or less. Yan. Yung gilid ng bahay na yan, yan natin idadaan yung bakod hanggang dito. Ayan. Kasi dito, yung area na, wala na mga bagong tanim na niyog. Puro malalaki na niyog dyan. While, dito, sa area na to, itong pababa na to, tingnan nyo naman, napakaraming niyog. Hindi ka pwede mag-alpas dito ng mga kambing kasi uubusin nila yan. Yan o, sayang yan. Malaki pera din ang pinuhunan dyan. Para bago mo maitanim yung mga niyog na yan. So, ayan. So, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ngayon lang muna at babalikan ko kayo mamayang hapon para sa update, para sa progress itong ating ginagawang pag-aasintada dito ngayon. And dito na update natin mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ngayong ika-16 days natin dito sa ating Bahay Kubo Special. Ito na nga yung asintada. Ayan, tinatanggal na lang yung mga ginamit dyan para tuntungan. At dilinisin lang din yan. At nalagyan na ito ng bakal para mabuhusan na bukas. Para okay na yung ating deposito. Yung ating ano man tawag dyan? Safety tank. Yan, safety tank. At ito naman, dito natin ilalagay yung pinaka CR natin. Yung pinaka bowl dito. Dito sa area na to. Yan, mga kabrod, mga kaisa brod. At ito rin yung ating sa gilid, sa harapan, yung mga nilagyan ng asintada para mag-control ng lupa para sa
level ng lupa o sa taas ng lupa. Ayan. Okay na yan. Dito pa. Okay na rin yan. Makabilang gilid, dinalagyan pa. Medyo mahirap-hirap ito. Sabi nga idukutin. Pero magagawa ng paraan yan. Ayan mga kabro do. Gumaganda na ha. Diba? Ano man sabi nyo sa design ito ating bahay kubo. Gumaganda na siya. Nagkakaroon na ng kakaibang twist. Akala nyo simpleng bahay kubo lang. Pero hindi nyo alam, hindi nyo akalain na ganito ang kalalabasan. Ayan. Ito yung pinaka-level na lupa natin yan, dulo ng itaas ng ano yan, ng asintada na yan na hollow blocks. Pantayan dun sa likod. Ayan, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ito naman, halos 1.5 step down itong sa may Banggirahan at Abuhan. Ang taas ng lupa. At yung sa may kabahayan na yon, kakalaykayin pa natin yon para tumas pa na kaunti yung ano, yung pagitan ng sahig at ng yung lupa sa ilalim. Tataasan pa natin ang palalalimin pa natin ng kaunti yun. So may taas doon. Hihilahin natin ang lupa dito pababa para tumas na kaunti yung distansya, yung tawag dito, pagitan ng sahig at lupa para mas maraming hangin yung makapasok at mag-circulate para press na press pa rin kapag ikaw ay matutulog dyan sa mga kwarto. Yan ang mga kaganapan dito ngayon sa ating day 16 dito sa ating bahay kubo special. Bukas na ito lalatagan ng halo. Bukas na ito makukompleto. Ipiprepare lang ito ngayong araw na ito. Ipiprepare lang yung ibabaw. Kaya gumagawa na sila ng mga kaukulang action para ma-prepare lahat ng kailangan. Tulad niyan, tinatanggal yung excess na mga lupa at yung mga halo na pumata kanina, yung mga hollow blocks na basag-basag para malinis yung loob ng ating deposito. At kung makikita nyo, sa unahan doon ay may naglalakad na karton. Kakaiba ito ha. Ice drop. Ano yung ice drop? Ayan. Yan yung gagamitin naming ano ba tawag doon? Ano tawag dyan? Imbis na gumamit kami ng plywood, ito na yung gagamitin namin para hindi lumaglag yung mga halo pag tinakpan yung ibabaw. Yan. Ito pa yung dating ginamit sa padala. Itong box na to. Yan. Yung box na yan. So, yan lang muna mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, ang ating day 16 dito sa ating bahay kubo special. At papawirin. Ayun na naman, no? Parang gusto na namang umulan. Kaso, hanggang ganyan lang ang nangyayari.
hanggang madilim lang ang langit, tapos pumapatak-patak ang ulan, ambon, tapos wala lang. Ilang araw ng ganyan. Pinapatakam-takam lang yung mga tao ng isang malakas na ulan. Pero pasasaan ba at darating din tayo dyan sa malakas na ulan na yan. Yun ang hinihintay natin para makapagsimula na tayo ng buhay dito sa ating lote. Dito sa probinsya ng Bicol. And thank you so much mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad sa panonood sa ating video. At kung nagustuhan mo, ay paki-subscribe, share, likes, comments.